Dumayo sa Philippine Stock Exchange Building sa BGC ang COVID-19 vaccination bus ng Taguig City ngayong Biyernes para bakunahan ang mga empleyado nito na kabilang sa A4 Priority Group. Bakuna ng Sinovac ang itinurok sa kanila. Unang sumalang si NEDA Secretary Carl Chua. I really encourage everyone to get vaccinated. It is really about caring for yourselves and your families and friends, and it will allow us to really open the economy more. Nasa 500 katao ang kayang bakunahan dito sa vaccination bus kada araw, pero ngayon 130 lang sa humigit kumulang 180 PSC employees ang babakunahan dahil ayon kay PSC President and CEO Ramon Monzon, ang iba ay nabakunahan na. We had a very, very good turnout. I mean, there is no vaccination fear here at the PSE. Itong symbolic vaccination is going to help, you know, restore confidence of the investors, and hopefully this will propel our stock market to higher levels. Kasama sa mga nagpabakuna si Mark at Joshua na may kumpiyansa sa COVID vaccine ng Sinovac, kahit na paulat na higit 350 medical workers sa Indonesia ang nagka-COVID-19 na naturukan ng naturang bakuna. Ayon sa Reuters, dose-dosena ang naospital dahil sa lagnat at pagbaba ng oxygen saturation levels. Pinaniniwalaan ang COVID outbreak doon ay dahil sa mas nakahahawang Delta variant. Nakita ko nga siya kanina sa news, pero feeling ko okay naman. We've had family members and people that we know na nakatanggap naman, and so far, you know, we haven't heard any adverse reaction or any, you know, spread. Tuloy lang yung ingat with the mask and shield. Ayon sa DOH, walang sapat na ebidensya para sabihing hindi mabisa ang mga bakuna sa COVID ng Sinovac. Kailangan anilang malaman ang porsyento ng mga binakunahang health workers sa Indonesia para matukoy ang efficacy rate ng Sinovac doon. Hindi po natin ikakaila na meron talagang breakthrough infections. Pero kailangan pa rin po natin malaman ang mga kumpletong datos para rin atin pong ma-analyze maigi. Let's get the vaccine. Let us not be doubtful. Let's give that confidence kahit may mga lumalabas na mga ganitong balita. Giit ng epidemiologist na si Dr. Edsel Salvana, nananatiling epektibo ang COVID vaccines laban sa malalang sintomas ng COVID at mga pagkamatay. Ayon kay Senator Richard Gordon, kailangang arali ng sitwasyon sa Indonesia. Some of the doctors have died. So again, there's got to be an immediate review on what mistakes they're doing, and that's where you go. Be careful. Hinihintay din ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. ang validated report at pagsusuri ng vaccine expert panel sa mga nabakunahan ng Sinovac sa Indonesia. Pero naniniwala siyang hindi ito makaaapekto sa kumpiyansa ng publiko sa COVID vaccines. Sa higit 14.2 million COVID vaccine doses na dumating sa Pilipinas, 9 milyon ay gawa ng Sinovac. Gusto natin yung talagang tinatawag na validated source. Nakita natin very minimal talaga yung nagkaroon ng severe at saka nagkaroon ng death. Ayon kay Galvez, 2.5 million doses pa ng Sinovac ang inaasahang darating bago matapos ang Hunyo. May parating ding 250,000 doses ng Moderna sa June 25, kung saan may 100,000 ay order ng pribadong sektor. Kasama ang Philippine Red Cross sa mga umorder ng Moderna. It's a moving target. First they said it was going to be in the middle of June, then it became the 21st, now they're saying the 30th. And a lot of people are waiting for it. Normally, yung nagiging problema natin yung sa transportation. Okay. At saka yung logistical challenges. But very minimal naman yung days eh. It's only 4 days delayed. And normal naman yan sa lahat ng mga vaccine na talagang nagkakaroon na tinatawag nating mga delays. 1 milyong doses pa ng Moderna ang inaasahan sa Hulyo ayon kay Galvez. Nagbabala naman ang DOH na hindi muna dapat kumuha ng booster shots o higit sa 2 doses ng bakuna ng parehong brand ng publiko habang pinag-aaralan pa kung pwede itong gawin. Vivian Gulia, ABS-CBN News.